So sa laban nga ng Brooklyn Nets at ng Phoenix Suns, si Kyrie Irving nga at itong si Kevin Durant ay hindi naglaro. So si James Harden nga lang ang mag-isa at kalaban nila itong third seed na Phoenix Suns. Mainit nga itong Phoenix Suns dahil 7 straight wins ang kanilang nakuha bago nila kalabanin itong Brooklyn Nets. So walang KD, walang Kyrie, si Harden nga lang mag-isa. So sa first half nga ang Brooklyn Nets, alam nyo ba, down sila by 24 points against dito sa Phoenix Suns. Si Devin Booker nga ay mainit sa first quarter pa lamang dahil may 16 points agad siya. At ang Phoenix Suns team din ay mainit nga sa paigipaglaban nila dito against sa Brooklyn Nets. Pero nga itong si James Harden at ang Brooklyn Nets, si Steve Nash, ang kanilang coach, ay hindi nga sumuko. At paunti-unti nila itong binawasan, itong tambak nilang 24 points. At hanggang sa naibaba nga nila ito matapos ang third quarter sa 12 na lamang. At pagdating nga sa fourth quarter, nakaupo nga itong si James Harden. At ang mga role players na itong Brooklyn Nets ay talagang nag-init nga. At maganda ang kanilang nilaro. Tinulungan nila itong Brooklyn Nets para mapalapit ito habang nakaupo pa lang or nasa bench pa lang itong si James Harden na nagpapahinga. Unti-unti ngang binaba ng Brooklyn Nets team ang kalamangan na ito hanggang sa maging 5 minutes na nga lang at nasa striking distance na sila. At meron nga silang pagkakataon na kunin pa itong laban na ito matapos silang maging down by 24 points at the end of the first half. So pumasok na si James Harden dito with under 5 minutes na nga lang sa 4th quarter. Si James Harden nga ang pinaka naging leader na itong Brooklyn Nets team down the line. Well, in-expect nga natin yun dahil wala itong si Kyrie at si Kevin Durant. At alam na natin bago pa mag-umpisa ang laban na si James Harden nga manguna. Pero pagkatapos nga ng first half ay parang wala nga, parang matatalo na itong Brooklyn Nets. At mabibigong i-guide itong si James Harden ng team niya ng Brooklyn Nets na wala si KD at pati na rin si Kyrie Irving. Pero nga, hindi nga sila sumuko at nag-comeback pa nga sila. Si James Harden na nga ang nag-take over pagdating nga dyan sa late sa 4th quarter. Nag-duel sila neto ni Chris Paul dahil palitan sila ng basket. Ito naman si James Harden, hinahanap niya rin ang kanyang mga teammates. At hindi nga lang siya panay shoot or panay tira yung kagaya ng ginagawa niya sa Houston. Dito sa Brooklyn Nets team, magne-drive siya at hahanapin niya ang kanyang mga teammates. At yun, nagresulta nga yun sa mga open shots na nakatulong para humabol dito sa Phoenix Suns. At hanggang sa maging isa na nga lang ang lamang. With under 30 plus seconds na nga lang, ito si James Harden ay may hawak ng bola at binababa niya nga ito mula sa half court. Nang bigla na lang siya nag-step back 3-pointer, yung matagal niya nang ginagawa dun sa Houston Rockets. At pagka-step back niya, bang, yari nga ito. At yun, lumamag na nga ng dalawa ang Brooklyn Nets. So nakashoot nga itong si James Harden ng isang clutch 3-pointer para bigyan ng 2-point lead matapos na down sila ng isa. At matapos nun, defensive stop ang nakuha ng Brooklyn Nets at si James Harden nga rin ang nakashoot ng free throw para lumamang na nga ng apat itong team niya na Brooklyn Nets at kunin nila ang panalo. So 24 point comeback nga itong ginawa ng team ng Brooklyn Nets kahit na walang Kyrie at walang KD. So makikita mo talaga na championship na championship team ang datingan ng Brooklyn Nets ngayon sa laban nila against sa Phoenix Suns. Itong si James Harden, nagtapos nga na may 38 points, 6 rebounds at 11 assists. At si Chris Paul naman ay nagtapos ng may 27 points at 7 assists. So yun lamang guys para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!